Kahulikam ang pag-away ng dalawang lalaki sa Makati City na nag-ugat umano sa gitgitan sa kalsada. May unang balita live si Bam Alegre. Bam? Igan, gumagalang ngayon online ang video ng dalawang lalaki na nagpapambuno sa kalsada sa panulukan ng Arnais at Osmeña Highway. Habang nasa loob ng sasakyan, nakuna ni June Olavere ang tagpong ito. Pinapangibabawan ng lalaki na kaputing t-shirt ang isang rider na naka-helmet. Gamit ng lalaki na naka-t-shirt ang kanyang binti at tuhod para hindi makabangon ng rider na nooy na pahiga sa kalsada. Ang kaliwang kamay ng lalaki na kaputi may kinuha sa bewang ng rider na isa umanong baril. May hawak siyang baril sa kanang kamay. Ayon sa nakakuha ng video, nangyari ito noong August 25 pasado alas 7 ng umaga. Kinumpirma ni Police Colonel Froilan Uy, hepe ng Pasay Police, na isang police Pasay ang lalaki na kaputing t-shirt sa video. Naka-assign daw siya sa Police Community Precinct 4 at papasok daw sa trabaho na mangyari ang insidente. Kinat daw ng rider ang police. Ang police natin, minamaneho yung kanyang sasakyan. Papasok po siya sa Arnais substation under po ng Pasay. Nang bigla na lang siyang ikat ng isang motorcycle rider. Ngayon, nung kinat siya, siyempre inabol niya at para malaman na mali yung ginawa ng rider at kamunti kasi siyang mabangga. Habang kinukonfronta niya ito at sinasabi sa kanya yung kanyang pagkakamali, nag dirty finger pa ito at minura siya. At ang ano pa rito, akmang bubunutan siya ng baril. Kaya ang ginawa ng pulis natin, may presence of mind, di nakma yung kamay nito at nagpambuno na sila. Ngayon, para maprotektahan niya yung kanyang sarili. Sa impormasyon nakarating sa kanya, nagpakita raw ng ID ng isang retired Philippine Army ang rider. Nakuha rin sa kanya ang isang baril. Handa raw makipagtulungan ng Pasay Police sa investigasyon. Pinuntahan namin kagabi ang Makati City Police Substation 3. Wala raw sa kanila ang rider. Nagpaalam daw siyang uuwi ng bahay para kunin ang mga dokumento ng bit-bit niyang baril. Dahil hinayaang makaalis ang rider, nirelieve na ni Police Colonel Edward Cutiog, hepe ng Makati Police, ang station commander ng Substation 3. Higyan mula sa Makati Police Substation 3 ay na-turn over na raw yung investigation dito sa Central Headquarters ng Makati PNP. Ito ang unang balita mula rito sa Makati, Bam Alegre, para sa GMA Integrated News. Arestado sa lalaking nahulikam na nagnanakaw ng isang motorsiklo sa Quezon City. Lagi una ka sa balita ni James Agustin, exclusive. Nakaparada ang ilang sasakyan sa bahaging ito ng Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Ang isang motorsiklo nilapitan ng isang lalaki. Hinawakan nito na tila may hinahanap. Naglakad palayo ang lalaki at pumasok sa iskinita. Pagbalik niya, sinakyanan niya ang motorsiklo at tinangay ito. Ayon sa pulisya, agad na nag-report sa kanilang may-ari ng motorsiklo. After po niyang mag-park ng motor niya, syempre pumasok sa kanyang bahay para magpahinga. So laking gulat niya nung lumabas siya, wala yung motor niya. Doon na raw ni-review ng may-ari ang kuha ng CCTV sa lugar. Sa ikinasang follow-up operation ng pulisya sa North Caloocan, naaresto ang 30-anyos sa suspect na si Rodolfo Cayetano. Natunto naman ang ninako ng motorsiklo sa Commonwealth Avenue kung saan ito ipinarada ng suspect. Pagka-aresto ng suspect po kasi, syempre tinanong ng mga operatiba natin. So sinabi niya, siya din na mismo ang nagsabi na itinago niya muna yung motor sa area ng Commonwealth. Ang dahilan nga is para hindi agad-agad matrace na siya yung kumuha. Ito na ang ikatlong beses na makukulong ang suspect matapos masangkot sa ibang krimen. Dati na siyang merong warrant of arrest, arestado na siya noon sa child abuse. Pagkatapos, meron din siyang record sa may kinalaman sa droga. Hindi naman po siya totally ninakaw po kasi birthday ko po nun, sir. Bali, walang wala po ako pamasahe, pauwi po ng Caloocan. Bali, napilitan po akong gamitin yung motor. Paano mo nagamit? Bali, napulot ko po yung susi sa mismong motor po na iwan. Hindi ko naman po alam kung kanino po motor, kaya nagamit ko po siya. Maharap ang suspect sa reklamong paglabag sa New Anti-Carnapping Act. Ito ang unang balita. James Agustin para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.